Magandang umaga po sa lahat. Paumanhin po kung na-delay po ang gawain po ngayong umaga. At ngayong umaga po ay tayo po ay magpatuloy sa salita ng Diyos sa umagang ito. Kahit po tayo po ay delay ngayong umaga, ayan po natin na kahit delay po ay patuloy po nating sambahin ang Panginoon, hindi po sa oras. Kahit na late po tayo ay ang Panginoon po ay hindi po late ang Panginoon sa ating mga buhay. Salamat po sa umagang ito. Bago umpisa sa gawain ng Diyos, ang gawain po natin po ay nandito po nagmumula sa ako po si Pastor Julius, nagmumula sa bansang Taiwan, pero ngayong umaga ay nandito po ako sa bansang Pilipinas. At ako po ay nagbakasyon dito. At tayo po ay mawit muna po tayo sa Panginoon bago mag-upis sa salita ng Diyos. Awitin po natin, karapat dapat ang Panginoon na purihin at sambahin. Hallelujah! Karapat dapat ang Panginoon samba hanggang sa langit siya'y aawitan, di magwawakas ang kanyang kadakilaan. Karapat-dapat ang Panginoon, karapat-dapat ang Panginoon tumanggap samba, hallelujah, hanggang sa langit siya'y aawitan, hindi magwawakas ang kanyang kadakilaan. Banal ang Diyos magmula sa may taglay na kalakasan na nagmumula sa inyo. O Diyos, tulungan niyo po kami sa umagang ito. Ang iyong salita, Panginoon, ang aming pong maging kalakasan, at baulin namin ito, Panginoon, sa pang-araw-araw namin po, Panginoon, na
hakbang sa pananampalataya sa inyo, O Diyos. Salamat pa, O Diyos. Patuloy po kaming nanampalataya sa inyo, naniniwala na may magagawa po kayo sa mga buhay. Salamat po, Diyos. Sa'yo po lahat ng ulit pagdakila. In Jesus' name, Amen. O, salamat po sa Panginoon. Inipat po ako ng, ano, ng pesto. Humingi po kami ng paumanhin po dahil po nalimutan po namin ang schedule po pala dapat namin ngayon po at nawala po sa aming isipan. By the way po, tayo po ay mag-umbisa na po sa salita ng Diyos at hindi po ako magpapakahaba dahil po tayo po ay na-late na po. Ang ating pong pag-aaral ngayong gabi ay patungkol sa salita ng Diyos, kung saan po ito nagbula, sa tao po ba o sa Diyos, gawa-gawa lang ba ito ng tao, o ang katotohanan po talaga ang Diyos ang gumawa nito. At tayo po ay makipagbukas ng Bible sa aklat po ng Galatians o aklat po ng Galatia, chapter 1 verse 11. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Galatians chapter 1 verse 11. Kung gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, ng magandang balitang pinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa tao, kundi ipinapahayag mismo sa akin ni Jesucristo. Amen po. Sa panahon po natin ito po, hindi lang po pala sa panahon natin po ito, ay may nagsasabi ng mga tao na ang Bible daw ay ginawa lang daw po ng mga tao nung una. Pero, alam po natin na hindi ito gawa-gawa lang po ng tao, kundi ang salita ng Diyos ay kapangyarihan sa atin. Dahil ito po ang nagbago ng ating mga buhay. Po, alam po natin yan, na ang salita ng Diyos ay ito pong pinagmulan ng ating pagbabago ng ating buhay. Ang salita din po ng Diyos ang naging encourage sa atin para humiwalay doon sa kasalanan. Noong una po ay aminin natin na naging alipin tayo ng kasalanan. O, inabuso po tayo ni Satanas. Umpisa po tayo nakinig sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos. Tinanggap natin yung salita ng Diyos na ito palang salita ng Diyos ay may kaligtasan sa bawat isa. At ang salita ng Diyos ang nag-encourage sa atin upang talikuran na po talaga ang kasalanan. At itong salita ng Diyos ay hindi po ito gawa-gawa lang po ng tao po. Ang salita ng Diyos ay isang direksyon para malaman natin na tayo ay wala sa Diyos. Hallelujah. At yung nagsasabi na ang salita ng Diyos ay gawa-gawa ng tao ay hindi po yung totoo. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ang siyang ilaw nagliliwanag sa ating mga buhay upang makapagpatuloy tayo sa Panginoon. Hallelujah. Nasabi nga po dito, saan po ba nanggaling ang salita? Ang salita ay nagmula sa ating Panginoon. Sabi po sa 1, sa aklat mo ng 1, chapter 1, verse 1 hanggang sa sumusunod. Ito pong sinasabi po. Wag po nating tanggapin na ang salita ng Diyos ay gawa-gawa ng tao. Ito po ay udyok ng banal na Espiritu Santo. At ang tao, ginamit ang tao upang ipahayag din po sa tao. Kasi po, kapag ang way kasi ng tao na communication, di po, ay sa pamamagitan ng pananalita at
pagsulat po. Paano po natin po mailigtas ang tao kung wala tayong yung ginagamit po na salita o pagbabasa o yung pagsusulat po. Kasi ano po eh, tao po tayo eh. Kaya may ano po tayo, may pananalita at pagsusulat. Kaya doon po tayo makakaintindi. Pero ang Espiritu ng Diyos ang nagpapunawa po sa atin. At ang salita na iyon po ay nagmumula po sa ating Panginoon Jesu Kristo. Sabi po sa 1, chapter 1, verse 1 hanggang sa sumusunod. Ito po, nag-umpisa po dito ang salita. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang lika na hindi sa pamamagitan niya. So, alam na po natin yan na ang salita ay nagmula sa Diyos. Ang salita ay Diyos po. At alam po natin na ang mga lingkod ng Diyos ay ginamit po ng Diyos at ang salita ng Diyos ay nagmula sa banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Ano po? Manatili po tayong maniwala. Ang salita ng Diyos ay ano po? Nagmula po talaga sa Diyos. At ginagamit lang po ang mga tao, mga pastor, mga Bible study leader, mga manggagawa, upang ipahayag sa mga tao na ang salita ng Diyos po ay nagbabago po talaga ng buhay. Nagbibigay ng pag-asa. Ang dulot po ng salita ng Diyos ay pagbabago ng buhay ng tao. At hindi lang po pagbabago ng buhay ng tao, kundi maging ano siya, suko sa Diyos po. Kapag binagbulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos, malalaman po natin na ang buhay po talaga natin po ay sa Diyos. Ano nga po eh, tayo po yung nagmula sa salita ng Diyos po. Tayo po, nagmula. Na, mabasa po natin yan sa Genesis. Na sinabi ng Panginoon, lilikhain ko ang tao. Nagsalita mo ng Panginoon, tapos hinipan po niya yung putik para likhain tayo. Kaya, salamat po sa Diyos. At huwag po natin baliwalain ang salita ng Diyos na sinasabi ng iba na gawa-gawa ng tao. Hindi po gawa-gawa ng tao ang salita ng Diyos. Ito ay kapangyarihan po. Ito ay namumula sa banal ni Espiritu Santo. Hallelujah. Balik po tayo dun po sa ano, sa aklat ng Galatians. Hindi po ako magpapakahaba. Ngayon po, nawala po ang connection ko po. May ina po kasing signal. Ganun po. Sige po, tayo po ipatuloy po sa salita ng Diyos. At sabi po kanina ay kahit po si Apostle Pablo po, nung hindi pa siya lubusan nakakilala sa Panginoong Yeso Kristo, ay iniisip niya po sa mga lingkod ng Diyos, yung tagasunod po ng Panginoong Yeso Kristo, ay gawa-gawa na nila yung salita ng Diyos. Gawa-gawa sila ng salita ng Diyos. Yun pong iniisip niya po Sir Pablo, kaya iniusig niya po yung mga tagasunod ng Panginoon Yesu Kristo. Ngunit, ang Panginoon nagpakita sa kanya, ay doon niya po lubusang nakilala ang Diyos. Na ang salita ng Diyos ay totoo. Noona, ayaw niya maniwala na ang Panginoong Yesu Kristo ang pinagmumulan ng salita. Kaya, napaka buti po ng Diyos sa atin po.
kung tayo po ay naniniwala sa salita ng Diyos po, kung di po tayo naniniwala sa gawa-gawa ng tao, na sinasabi ng tao na ang salita ng Diyos ay ginawa lang ng tao, hindi, ano po, mapalad po tayo kung tayo po ay naniniwala po talaga sa salita ng Diyos po. Dahil sabi nga po sa salita ng Diyos, mapalad ang po ang ano, ang sumusunod po sa salita ng Diyos at ginagawa niya ito, ipinapasamuhay niya itong salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. At ang alam po natin, ang salita ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pinaka ano po natin eh, pinaka armas sa ating buhay. Kaya ganun na lamang po ang dapat natin gawin. Ganun po ang dapat natin gawin. Napaniwalaan natin ng salita ng Diyos ay ito'y nagmumula sa Kanya. At napakaraming magagawa ang salita ng Diyos sa ating